Sabi nila, in every successful man, there is a woman behind. At ang pinakamagandang halimbawa ng mga kababaihang ito ay ang mga nagdaang first lady ng Pilipinas. Hindi man sila naging kasing popular ni Jacqueline Kennedy ng Amerika, nanatili pa rin silang mga sandalan ng ating mga presidente sa kahit anong oras. Sa bawat kilos at pagpapasya ng ating mga pangulo, nasa likod nila at umaalalay ang kanilang mga asawa. Handa silang sumuporta sa abot ng kanilang makakaya para sa kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay at ng mga mamamayan ng bansa. Itinuturing silang mga ina ng sambayan ng Pilipino at handa nilang ipagtanggol ang mamamayan. Ano-ano nga ba ang mga naging ambag ng ating mga nagdaang first lady sa Pilipinas? Nagampanan ba nila ng tama ang kanilang pagiging ina ng bayan? Yan ang mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, sabay-sabay nating kilalanin ang mga first lady ng Pilipinas. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hilaria del Rosario Aguinaldo. Asawa ng itinuturing na pinakaunang pangulo sa Pilipinas na si Emilio Aguinaldo na noong mga panahong iyon ay hindi pa ginagamit ang terminolohiyang first lady o unang ginang para sa mga asawa ng mga pangulo. Aksidenteng nakunan si Hilaria sa kanilang pangalawang anak ni Emilio Aguinaldo habang ito ay tumatakas mula sa mga sundalong Amerikano. Namatay siya sa edad lamang na 44 noong March 6, 1921 dahil naman sa leprosy o ketong. Sa tulong ni Apolinario Mabini na itatag nila, kasama si Hilaria ang Hiyas de la Revolusyon, isang organisasyon na tumutulong at nagsusuplay ng gamot at pagkain sa mga sugatang sundalong Pilipino. Sa loob lamang ng 5 buwan, ang grupong ito ay nakaalikha ng 13 karagdagang mga sangay at kalaunay, pinangalanan itong Asosasyon Nacional de la Cruz Rajo o National Association of the Red Cross. Sa kasalukuyan, si Hilaria Aguinaldo ang itinuturing na founder ng Philippine National Red Cross. Aurora Aragon Quezon. Asawa ng ikalawang pangulo ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon na itinuturing na ama ng wikang pambansa. Si Aurora Aragon Quezon ay may pangalan ding Atang de la Rama, ang kauna-unahang aktres na lumabas sa isang pelikulang Pilipino. Si Aurora Quezon ang kauna-unahang chairwoman ng Philippine National Red Cross at nanatili siya sa posisyon hanggang ito ay mamatay noong taong 1949 habang sila kasama ang kanyang anak, Manugang, at siyang pangkatao ay papuntang Baler para sa inaugurasyon ng Quezon Memorial Hospital. Sa kanilang paglalakbay patungong Baler ay inambush sila ng grupo ng mga kalalakihan na pinaniniwala ang grupo ng rebeldeng Hukbalahap. Ito ang dahilan ng kanyang masaklap na pagkamatay. Pasensya Hidalgo Laurel. Siya ang may bahay ng dating Pangulong Jose P. Laurel, ang 3rd presidente ng Pilipinas. Siya ang naging unang ginang ng Malacanang sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon noong kasagsagan ng 2nd digmaang pandaigdig sa Pilipinas. Noong Abril 1911, nagpakasal siya kay Jose P. Laurel noong siya ay nasa 3rd year high school pa lamang, habang si Laurel naman ay kakagraduate pa lamang sa high school. Sa panahon ng panunungkulan ng kanyang asawa, mas pinili ni Pasensya na manirahan sa kanilang bahay sa Paco, Maynila dahil sa labis na takot sa mga Hapon. Esperanza Limhap Osmeña. Si Esperanza Escolar Limhap Osmeña na asawa ni dating Pangulong Sergio Osmeña na itinuturing na 4th na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay anak ni Mariano Limhap, isang Filipino-Chinese na hindi nagdalawang isip na magbigay ng suportang pinansyal sa mga revolusyonaryong Pilipino. Si Esperanza ay isang runners-up noong 1915 Manila Carnival Queen. Ang naturang pageant ay isang patimpalak na kung saan pinaka-inaabangan sa 2 linggong selebrasyon na idinaraos para sa US-Philippine relationship. Ang pinakamatandang kapatid na babae ni Esperanza na si Leonarda ay ang kauna-unahang nanalo sa taunang Manila Carnival Queen noong taong 1908. Trinidad de Leon Rojas.
Siya ang asawa ni dating Pangulong Manuel Rojas, ang 5th Pangulo ng Pilipinas. Nakilala siya sa pangalan na Trining. Ang noong 19 anyos lamang na si Trinidad de Leon ay kinoronahan bilang Queen of the Orient sa 1920 Manila Carnival. Subalit dalawa silang nanalo noong panahong iyon. Kahati niya noon sa titulo ang Amerikana na si Virginia Harrison. Ito rin ang kauna-unahan na nagkaroon ng dalawang panalo sa titulo mula noong ito ay simulan taong 1908. Si Trining ay kaakibat ng pagkasenador sa pamahalaan. Siya ay anak ng dating senador na si Seferino de Leon na naging asawa ni Manuel Rojas na dati ding senador. Siya ay ina ni dating senador Gerardo Rojas at apo naman niya si Mar Rojas na dating senador din. Victoria Siquia Quirino. Si Victoria Quirino ay naging first lady ni dating Pangulong Elpidio Quirino na pang-anim na pangulo ng ating bansa. Subalit sa pagkakataong ito, si Victoria ay hindi asawa ni Quirino at siya ay ang kanyang anak. 16 na taong gulang pa lang si Victoria nang siya ay maging first lady ni Quirino noong siya ay maging pangulo matapos mamatay ni Manuel Rojas. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit siya ang naging first lady sa halip ang kanyang ina. Ito ay dahil sa namatay ang kanyang ina at mga kapatid sa kasagsagan ng 2nd digmaan sa Maynila noong taong 1945. Si Victoria ang pinakabatang naging unang ginang ng isang presidente sa Pilipinas. Siya din ang kauna-unahang first lady sa kasaysayan ng Pilipinas na hindi asawa ng presidente. Noong siya ay tumuntong sa kanyang 19 na taong gulang, siya ay nagpakasal sa isang hasyendero na si Luis Gonzales na mula sa Pangasinan. Nagpakasal sila noong July 4, 1951, at ang pangyayaring ito ay tumatak sa kasaysayan dahil siya ang kauna-unahang first lady na nagpakasal habang naninirahan sa palasyo ng Malacañang. Nagkaroon sila ng 4 na anak. Isa dito ay si Louis na naging asawa ng sikat na mga awit na si Cule Desma. Luz Banzon Magsaysay. Siya ang asawa ni dating Pangulong Ramon Magsaysay, ang 7th Pangulo ng Pilipinas. Si Luz Banzon ay nagmula sa isang mayamang angkan mula sa probinsya ng Bataan na matagal na ding kaibigan ng mga Magsaysay bago pa man magtagpo ang kanilang mga landas ni Ramon Magsaysay. Noong taong 1965, inamin ni Luz sa isang interview na una silang nagkita ni Ramon Magsaysay noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang habang si Magsaysay ay nasa 24 na taong gulang na. Noong una ay medyo nagdalawang isip si Luz dahil sa agwat ng kanilang edad, subalit kalaunan dahil sila talaga ang nakatadhana, pinatunayan nilang age doesn't matter at pinakasalan niya si Monching. Leonila Di Mataga Garcia. Tinatawag siyang inday ng kanyang mga kaibigan. Siya ang asawa ni dating Pangulong Carlos P. Garcia, ang 8th Pangulo ng Pilipinas. Si Leonila ay isa ding lisensyadong pharmacist. Nagtapos siya ng Bachelor of Science na may degree in pharmacy sa University of Santo Tomas. Nakilala ni Leonila ang batang abogado noon na si Carlos P. Garcia habang siya ay nagtatrabaho bilang isang pharmacy sa Bohol. Nag-ibigan ang dalawa at nagpakasal noong May 24, 1933. Ayon sa isang libro, si Leonila ang nagsilbing pampaswerte ni Carlos P. Garcia sa kanyang naging magandang political career. Nagkaroon lamang sila ng isang anak at ito ay si Linda Garcia na napangasawa si Fernando Campos na nakapagbigay sa kanila ng kanilang kaisa-isang apo. Evangelina Macaraeg Macapagal. Siya ang asawa ni dating Pangulong Diosdado Macapagal, ang 9th na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayon sa isang kolumnista na minsang nakadaupang palad si Evangelina Macaraeg, siya umano ay prangka, edukada at may napakalakas na personality. Si Eva ay isang lisensyadong physician at minsang kinoronahan bilang Carnival Queen noong 1930s. Naniniwala siya sa simpleng pamumuhay lamang. Sa panahon ng panunungkulan ng kanyang asawang si Diosdado Macapagal bilang Pangulo ng Bansa, pinangunahan niya ang literal na malawakang paglilinis sa palasyo ng Malacañang na ayon sa ilan, ito ay sumisimbolo sa effort ng administrasyon sa pag-aalis ng korupsyon sa gobyerno. Imelda Romualdez Marcos. Siya ang asawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na 10th Pangulo ng Bansang Pilipinas. Alam nyo ba na minsan palang niligawan ni Ninoy Aquino si Imelda Marcos? At ayon pa kay Ninoy Aquino, si Imelda ang pinakamagandang babae na maihahalin tulad ang mukha kay Birheng Maria. Subalit hindi ito nagpatuloy dahil sa pagdating ni Cory Cojuangco sa buhay ni Ninoy. Ayon sa isang libro, minsang nagtrabaho si Imelda Marcos sa isang music store bilang isang sales lady sa Escolta, Maynila noong hirap pa ito sa buhay. Amelita Martinez Ramos. Siya ang asawa ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na 12th Pangulo ng ating bansa.
Bilang presidente ng Philippine Badminton Association, si dating First Lady Ming Ramos ay naging malaki ang ambag sa pagpapakilala sa larong badminton sa Pilipinas noong panahon ng administrasyon ng kanyang asawa. Isang certified sports enthusiast, inamin niya mismo na sinalihan niya ang halos 20 mga kompetisyon at ang ilan sa mga ito ay siyang itinanghal na nagwagi. Luisa Pimentel Estrada. Ang may bahay ng dating Pangulong Erap Estrada na siyang 13th Pangulo ng Bansa, si dating unang ginang Loy Estrada ay mayroong 2 degree mula sa University of Santo Tomas sa kanyang 5 taong pag-aaral. Ito ay ang Associating Arts, College of Liberal Arts at Doctor of Medicine na kalaunay mas tinutukan niya ang psychiatry. Sa loob ng 15 taon, naging volunteer si Dr. Loy Estrada sa St. Martin de Porres Charity Hospital sa San Juan, lungsod ng Maynila. Noong taong 1999, tumulong siya sa pagtatatag ng ERA para sa Mahirap Foundation na nagbigay ng scholarship sa halos 10,000 mga estudyanteng nagtapos noong taong 1999. Elizabeth Abellana Zimmerman. Siya ang asawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ina ng kanyang mga anak na sina Sara, Baste at Paulo Duterte. Nagsama lamang sila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng humigit kumulang 25 taon. Naging opisyal silang hiwalay noong taong 2000 dahil sa umunoy pambababae ni Digong. Nag-aral si Zimmerman sa Ateneo de Davao at nagtrabaho bilang isang flight stewardess sa Philippine Airlines. Hindi itinuturing ni Zimmerman ang kanyang sarili bilang First Lady dahil hindi na umano niya asawa si Digong. At may iba umanong nagmamay-ari sa posisyong iyon at iyon ay si Shelito Hanilet Salvador Avancenia, ang kasalukuyang partner ni Digong. At nagkaroon sila ng isang anak na si Veronica Duterte. Marie Louise Araneta Marcos. Siya ang may bahay ng ating kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. na nagmula sa kilala at mayamang pamilya ng mga Araneta. Ang ating unang ginang ay wala mang opisyal na pwesto sa ating gobyerno subalit ang kanyang kapangyarihan ay hindi basta-basta. Karamihan sa magiging desisyon at kilos ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. ay manggagaling mismo sa kanyang asawa. Ayon sa Hong Kong-based South China Morning Post, inilarawan si First Lady bilang architect of BBM's campaign for the presidency. Pabiro namang sinabi ni Liza na siya ay baka dancer lamang at ang kanyang asawang si Ferdinand Marcos ang talagang star. Subalit kung pagbabatayan ng realidad, gaya ng sinabi ng kanyang mother-in-law na si Imelda Marcos, hindi lamang siya basta isang backup dancer. Ayon pa sa isang pinsan ng mga Marcos, si Liza ay ang backbone ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi man sa kanya nakatutok ang spotlight, ang kanyang pananahimik at pagkukubli sa likod ng star ay nagiging malaki ang kanyang papel upang mas magningning pa ito. Sila ang mga natatanging babae sa puso ng ating mga pangulo. Sila ay minsang nagsilbi bilang ina ng ating bansang Pilipinas. Samantala, si Benigno Aquino III na 15th pangulo ng bansa ang kauna-unahang naging presidente ng Pilipinas na walang asawa o bachelor. Noong panahon ng kanyang panunungkulan ay walang itinuring ang bansa na First Lady dahil wala pa naman itong asawa noon. Gayun din naman ang kanyang ina na si Corazon Aquino na naging 11th pangulo ng bansa ay wala ding itinuturing na first gentleman o unang ginoo dahil sa balo na siya noon ng kanyang asawang si Ninoy Aquino noong panahon ng kanyang panunungkulan. Habang si Jose Miguel Tuazon Arroyo naman ang itinuturing na first gentleman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na siyang 14th pangulo ng Pilipinas. Pinangunahan noon ni Mike Arroyo ang pangangalap ng pondo para sa pag-ensayo ng mga atleta noong ginanap sa Pilipinas ang 2005 Southeast Asian Games. Naging matunog ang pangalan niya nang masangkot ng kanyang asawa sa korupsyon noong panahon ng administrasyon nito. Isa na namang kwento ng pagbabaliktanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais niyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!